patungo sa Calapan Pier. Kaya upang mas maging malinaw ang pagtatalakayan, inilahad ng PNP sa isang presentasyon ang master plan na magiging giya sa pagsaayos ng naturang suliranin. Traffic with an annual average daily of 1,000 per day. The said thoroughfares are narrow and busy that could amply accommodate the large volume of traffic. Our mission is concurrent with its mission and functions to ensure the safety and security of motorists. Nauna sa pagpupulong at nagsilbing tagapagpadaloy ng talakayan sina PGOM Consultant at SICAD Coordinator Olive Palomaria, Bishop Wardito ay Kahandig at SICAD Coordinator Monique Melgar. Dumalo sa gawain ng mga kinatawan ng Provincial Police Office at Calapan PNP, Land Transportation Office, Philippine Ports Authority, Philippine Coast Guard, Barangay Police at Barangay Peace Action Team ng Barangay San Antonio, mga leader ng Operators and Drivers Association, Calcedeco at iba pang konsernadong samahan at ahensya ng pamahalaan. Randy Digma, KPSM. Sa kakulangan ng supply ng kuryente sa lalawigan, pangunahin sa tunguhin ng administrasyong umali ang magkaroon ng transparency na mga nangyayari sa kapaligiran kung kaya nakapaloob ito sa mga gawaing naglilinaw sa mga isyu. Kaya naman regular na isinasagawa ng Capital Press Corps ang pagsasalang ng mga pinuno na may kinalaman at makapagbibigay liwanag sa mga negatibong isyu laban sa kanila. Tulad na lamang ng isyu sa kuryente at ang pagkakaroon ng brownout sa kabila ng mga bagong proyektong kanilang nailunsad. Narito ang report ni Beverly Aguila. Sa layuning madagdagan ang supply ng kuryente sa lalawigan, inilatag ng Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated ang mga plano ng kooperatiba sa pagkakaroon ng karagdagang power turbines gamit ang renewable energy sources sa Oriental Mindoro. Ito ang ibinalita ni Ormeco General Manager Romeo N. Quasay sa mga mamamahayag ng lalawigan na dumalo sa press conference ng Oriental Mindoro Capital Press Corps noong 24 ng Hulyo sa Provincial Capital Square, lunsod ng Calapan. Ayon kay GM Quasay, ito ay kabibilangan ng 16 MW wind power sa Puerto Galera, 10 MW Inabasan Hydroelectric Plant, 1 MW Mindoro Grid Corporation Mini Hydroelectric Plant, 2 MW Sunwest Mini Hydroelectric, 2.6 MW Mapang Bulalakaw Mini Hydroelectric Plant at ang 20 MW Montelago Geothermal Plant sa Nauhan. Kaugnay sa mga nararanasang rotational brownout sa lalawigan, ipinaliwanag ni GM Quasay na bagamat may kabuang 33 MW ang naisusupply na kuryente ng mga power plant sa lalawigan, hindi ito sumasapat lalo na kung may mga hindi inaasahang pagkasira, malfunction o delay sa mga planta. Hindi rin aniya gumana ng maayos sa mga hydroelectric plant na nasa mga bayan ng San Teodoro at Bako, lalo na nitong nakaraang tag-init dahil sa kakulangan o sa mababang level ng tubig na nagpapatakbo sa mga ito. Ngayon ito, Pinoy Chile, talagang unscheduled. Bigla naman tayo, bigla bumitaw. Ang recloser, yun po, pero sabihin niyo na kwan, ay i-schedule talaga, na hindi ka tulad po dito na yan. Pero sabi ko nga ngayon, kaya rin ako namin yan, pasumala. At tulad niyo, yun na yun ako, yung 24, anong dapat na overgrown ang yan nito? Roas po. Roas? Oo. Pero hindi mo kakabrano ngayon sa Roas. Dahil o, madaling, kaya ko lang mga, kaya lang ang makin natin. Pero yung nangyayari, kung sobrang ibig, Kaugnay naman sa usapin na gawing stock cooperative o stock corporation ang Ormeco mula sa pagiging isang non-stock, non-profit, service-oriented cooperative nito na nakarehistro sa National Electrification Administration. Ipinaliwanag ni Ormeco Board of Directors President Odell A. Arago ang naging pasya ng mga miyembro ng kooperatiba na ipagpaliban muna ang pagsasagawa ng referendum kaugnay sa nabanggit na usapin. Ang pinagkasunduan namin ay sa 2016, anumang petsa sa buwan ng Agosto, Sabado, anumang Sabado, 10 Saturday ng 2016, magkakaroon ng referendum, wala kami magagawa. Yun ang dapat sundin. At yan, bilang patunay na rin ang resolusyon.
Sa kanyang pagtatapos, binigyang din niya na hindi sila tumututol sa nabanggit na usapin at magkaroon ng referendum hinggil dito. Manapay hindi ito aniya ang angkop na panahon para sa naturang usapin. Ang gawain ay dinaluhan ng mga miyembro ng CPC sa pangunguna ni Media Board Chair Honrado Ding Vega. Dumalo rin sa gawain sina Ormeco BOD member, Engineer Humphrey A. Dolor, at Ormeco Legal Counsel Attorney Gregorio Bobos II. Ang Ormeco po ay ang mga tao nito, katulad po na hindi po arrogante na hindi gano ay soldado. Ako po ay bukas ng pintuan ng aming opisina para mapagbigyan kayo sa inyong mga itatanong sa akin. Ang gusto po ng board at ng Ormeco at ng Maldia ay walang proud. Ang gusto yung mababang kuryente. Ilo ko ang gusto na lang yung kinakain na araw-araw ay mura ng mga consumer. Sinisigaw po namin mawala lahat yung mga problema niya. Kaya nga po, may mga bagay na hindi naman kontrolado ng Ormeco. So, ginawa ko po na talaga itaas ang kalidad ng servisyo ng Ormeco. Yung mga tao po, ang mga 283 of them, ay yun pong kasama sa pamukan tayo para makapis niya pag-servisyo niya. Narapod mo yung lumahal kayo ng Ormeco sa kalikaan niya. Yung pong customer service na gusto ninyong ma-active mula sa Ormeco, mapag-igihin po yan. At ako po ay kasama niyo upang ating customer service facility ay may proof na maayos at yan po ay hindi po pangangusupa po yan. Maraming salamat po. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng regular na presko ng CPC, na ililinaw ang mahalagang issue at usaping kinakaharap ng mga mamamayan at ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng serbisyong panlipunan ng administrasyong umalis sa mga mahihirap na mamamayan, kung saan gumababa ang iba't ibang tanggapan sa Kapitolyo upang ihandog ang iba't ibang serbisyo nito. Sa pinakahuling pinagsagawaan ng programa, maaga pa lamang ay tila dinumog na ito ng mga taga-barangay. Narito report. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na isagawa ang Kapitolyo para sa mamamayan serbisyo o ramismo sa bayan ng Victoria, nabigla ang grupo ng KPSM nang makita itong maaga pa lamang ay dinumog na ito ng mga taga-Victoria. Mababanaag sa kanilang mga mukha ang kasabikan sa iba't ibang serbisyong ipinagkakaloob ng Kapitolyo. Dagdag pa rito, ang mga biyaya na ipinamamahagi sa kanila tulad ng mga sports equipment para sa mga kabataan ng iba't ibang barangay. Malaki naman ang kagalakan ni Mayor Alfredo Ortega Jr. sa resulta ng naging gawain ng kalinsabay na pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Sa pakikipanayam sa kanya ng KPSM, ipinahayag nito ang marami ng programa at proyektong ipinagkaloob ng administrasyong umali sa kanyang bayan. Ako nagpapasalamat din sa joint program na pinigil nila sa akin at ako'y tinulungan nila ni Governor, Vice Governor at ng taga-probinsya, taga-PGOM at yung taga-si Congressman Archive na bigyan niya sa akin ng tulong. At dati yung Kalinga na bigyan niya sa akin ng tulong, Kalinga pag-ilis. Kanina po ay may sinasabi si P.A. Solong na ipinapasabi ni Governor na kapag yung computing projects yung kasama sa ipinag-follow-up sa taas. Ano po masasabi niyo? Ang alam ko niyan, balik ito yan sa DA na 7 milyon na kanya-kanya barangay, Bilya Cerveza, Alcate, Bagong Buhay, Kanaan, Pakyas, ang Tunino, San Antonio. Ito yung bagong project na yan na from provincial lang sila din papatupad galing sa DA. At yung mga apat na milyon, meron kami din sa Poblacion Uno, going to San Narciso, Malabo. At yun ay talagang... Saan po galing 4 million? Ang 4 million galing sa Kapitolyo. At maging ang may bahay nito ay nagpahayag din ng kasiyahan sa magandang naging resulta ng gawain. Naging panauin sa naturang okasyon sina Provincial Administrator Angel Saulong na kinatawa ni Governor Alfonso V. Umali Jr., Executive Assistant Dr. Marfeo Marasigan, Dr. Linda Umali, Pangulo ng Oriental Mindoro Medical Society, at may bahay ni 2nd District Representative Reynaldo Umali, at mga kasapi ng sangguniang barangay sa pamumuno ni Vice Mayor Luis Castillet. Sa pagdalo ni P.A. Angel, ibinalita nito ang mga madadagdag pang proyekto ng administrasyong umalis. Hindi po kumaya ang ating governor at sinabi na mismo kay Secretary
Naging tampok din sa panimulang programa nito ang mga natatanging bilang mula sa mga talentadong kabataan ng kanilang bayan at ang inihandang sabayang pag-awit ng mga kasapi ng sangguniang bayan na inialay nila bilang handog nila sa kaarawan ng punong bayan. Kabilang naman sa mga serbisyong ipinagkaloob dito ay ang medical at dental, supplemental feeding, libreng gupit, libreng pagpapagawa ng mga sirang cellphone, oryentasyon ng PIDEA sa mga kabataan hinggil sa pag-iwas sa droga at marami pang iba. Ayon kay Doc Murphy, kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob dito ay ang medical at dental na may 1,899 ang nakinabang. Sa supplemental feeding, 1,041. Libreng pagpapagawa ng mga sirang cellphone, 39. Orientasyon ang PIDEA sa mga kabataan hinggil sa pag-iwas sa droga. Libreng gupit mula sa Philippine Army at marami pang iba. Sa kabuuan, mahigit 2,000 katao mula sa iba't ibang barangay ang nakinabang sa gawain ito ng pamahalang panlalawigan. Noong nakaraang edisyon ng KPSM, inihatid po namin sa inyo ang matagumpay na pagdaraos ng Provincial Nutrition Month Celebration habang idinadaos din ito sa iba't ibang paaralan. At kabilang sa nagdaos nito ang Provincial Daycare Center na matatagpuan sa Kapitolyo. Dito pumapasok ang mga anak ng mga nanay na nagtatrabaho sa Kapitolyo. Panoorin po natin yan sa balita ni Ana Marie Reyes. Ang maikintal sa mga murang kaisipan ng mga maliliit na bata ang kahalagahan ng gulay at ibang masusustansyang pagkain para sa tamang nutrisyon. Ito ang layunin ng Provincial Capital Daycare Center sa pakikisa sa selebrasyon ng Buwan ng Nutrisyon na taunang sinasagwa tuwing buwan ng Hulyo sa buong bansa. May temang pagkain ng gulay o galiin araw-araw itong ihain, ang selebrasyon ay sinimulan sa isang parada ng mga mag-aaral na nakasuot ng makukulay na costume na may disenyong iba't ibang prutas at gulay. Pagkatapos nito, kaagad na pinasimula ng isang programa sa pangunguna ni Teacher Cherry N. San Juan. Hindi alintana ang init at may kasikipang lugar, buong siglang lumuhok ang mga bata sa maikling kalatuntunan. Baka sa mukha ng mga bata ang tuwa at mabigang mga magula ay buong sayang nakiisa sa programa. Nakatutuwang pagbasda ng mga bata na buong pagmamalaking suot ang nagagandang costumes na talagang pinagtiyaga ang gawin ng kanilang mga magulang at kanilang pamilya. Sa mga ito, napiling best in costume sa handmade category si John Renz Healy, samantalang si Claire Nicole Narvasa ang nakakuha ng unang pwesto sa ready-made category. Maliban sa sandaling kasiyahan, ang higit na mahalaga sa pagdiriwang ay ang maitanim sa isip ng mga mamunting bata ang kahalagaan ng pagkain ng tama at ang mapangalagaan ng kanilang kalusugan para sa kanilang mabilis na paglaki at pagiging malusog at produktibong mamamayang Mindoreño.